Now 107 years old, Staff Sergeant Harold Nelson, and the moment. Current 3rd Infantry. 10 legendary na mga bayani noong World War II. Ang World War II ay isang panahon ng matinding sakripisyo at kabayanihan kung saan milyon-milyong sundalo at sibilyan ang nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan at katarungan. Sa gitna ng digmaan, may mga individual na umangat at itinuring na mga alamat dahil sa kanilang hindi matawarang katapangan, leadership at dedikasyon. Kaya't sila ay tinatawag na legendary war heroes na mga sundalong nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa kanilang mga bansa kundi sa buong mundo. Kaya naman sa video na ito ating aalamin ang buhay, kontribusyon at kabayanihan ng 10 legendary na bayani noong World War II na nagsilbing haligi ng pag-asa at tagumpay sa gitna ng madugong digmaan. Kaya tara, simulan na natin! Number 1, Douglas MacArthur. Si Douglas MacArthur ay isa sa mga pinakasikat na general sa kasaysayan ng militar ng United States. Siya ay kilala sa kanyang mahalagang papel sa World War II, lalo na sa mga bansa sa Asia Pacific. Siya ay ipinanganak noong January 26, 1880. Sa Little Rock, Arkansas, si MacArthur ay mula sa isang pamilyang militar at nagtapos bilang valedictorian sa West Point noong 1903. Noong nagsimula ang World War II, siya ang naatasang mamuno sa depensa ng Pilipinas laban sa pananakop ng mga Japanese. Kahit na napilitan siyang umalis ng Pilipinas noong 1942, ipinangako niya ang mga sikat na salitang "I shall return". Kaya naman noong October 20, 1944, tinupad niya ang pangako at matagumpay na pinamunuan ang pagbabalik ng Allied Forces sa Leyte na nagresulta sa pagpasok ng Allied Forces sa Pilipinas at pagkatalo naman ng Japanese Forces. Isa rin siya sa mga pangunahing nakapag-isip ng Island Hopping Campaign na isang estratehiyang ginamit upang unti-unting maagaw muli ang mga isla sa Pacific mula sa mga Japanese. Samantala, nung matapos ang digmaan, si MacArthur ang naatasang maging Supreme Commander for the Allied Powers sa Japan kung saan pinangunahan niya ang muling pagtatayo ng bansa kabilang ang pagsulat ng isang bagong konstitusyon na nagpatibay sa demokrasya ng Japan. Si MacArthur din ang nangasiwa sa pagsuko ng Japan noong September 2, 1945 sakay ng USS Missouri. Kasunod nito siya ay naging commander ng United Nations Forces sa Korean War noong 1950 kung saan siya ay nanalo sa Incheon Landing. Ngunit tinanggal sa tungkulin ni Pangulong Harry Truman noong 1951 dahil sa kanilang hindi pagkakasundo sa patakaran. Si MacArthur ay kinilala bilang isa sa pinakadakilang general ng Amerika. Tumanggap ng Congressional Medal of Honor at maraming iba pang parangal. Pumanaw siya noong April 5, 1964 na may malaking ambag sa kasaysayan ng World War at military. Number 2, Lyudmila Pavlichenko. Si Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko ay isa sa mga pinakakilalang bayani ng World War II na mula sa Soviet Union at kinilala bilang isa sa mga pinakamahusay na sniper sa kasaysayan ng digmaan. Siya ay ipinanganak noong July 12, 1916 sa Bilacherkva, Ukraine at nagsimula si Pavlichenko bilang isang estudyante sa Kyiv University at ang kanyang husay sa pagbaril ay humantong sa kanya sa paglilingkod bilang sniper ng sumiklab ang digmaan noong 1941. Sumali siya na isang volunteer sa Red Army at sa kabila ng unang alok sa kanya na maging bahagi ng Medical Corps ay mas pinili niyang maging sundalo. Sa pamamagitan ng kanyang Mosin Nagant Bolt Action Rifle, siya ay may record na kabuuang 309 na kumpirmadong patay na kaaway kabilang ang 36 na enemy snipers na itinuturing siyang isa sa pinakamahuhusay na snipers sa kasaysayan ng militar. Samantala, nakipaglaban siya sa mga mahalagang labanan kabilang ang Siege of Odessa at Siege of Sevastopol kung saan ipinakita niya ang kanyang pambihirang katapangan at husay. Dahil sa kanyang kahangahangang serbisyo, si Pavlichenko ay ginawaran ng titulong Hero of the Soviet Union at dalawang beses na tumanggap ng Order of Lenin na isa sa pinakamataas na state honors. Gayunpaman, nang siya ay masugatan sa labanan noong 1942, ipinadala siya sa United States bilang bahagi ng diplomatic mission ng Soviet Union upang humingi ng suporta mula sa mga kaalyadong bansa. Dito nakilala siya ni US President Franklin D. Roosevelt at First Lady Eleanor Roosevelt. Sa kanyang buhay pagkatapos ng digmaan, nagpatuloy si Pavlichenko bilang military historian at active member ng Soviet Committee of War Veterans. Samantala,
Namatay siya noong 1974, ngunit ang kanyang heritage bilang isang simbolo ng katapangan at tagumpay ng kababaihan sa digmaan ay nananatili pa rin. At ang kanyang buhay ay naipakita sa mga dokumentaryo, pelikula at kanta, kasama na ang The Ballad of Lyudmila Pavlichenko ni Woody Guthrie. Number 3, Simo Heiha. Si Simo Heiha, kilala bilang The White Death, ay isa sa mga pinakamatagumpay na sniper sa kasaysayan na naging sikat dahil sa kanyang kahusayan sa Winter War noong World War II laban sa Soviet Union. Siya ay ipinanganak noong December 17, 1905 sa Rautjärvi, Finland mula sa isang simpleng pamilya ng mga magsasaka. Natutunan ni Heiha ang mga kasanayan sa paghahunt at pamamaril mula sa murang edad. Sumali siya sa Finnish Civil Guard bilang isang volunteer military force at dito nahasa ang kanyang kahusayan sa pamamaril. Nang sumiklab ang Winter War noong November 1939, si Heiha ay nagsilbi bilang corporal sa Finnish Army. Sa mga kagubatan ng Finland, ginamit niya ang natural na kapaligiran at malamig na panahon upang mabisang makatago mula sa mga Soviet na nagbansag sa kanya bilang The White Death dahil sa kanyang kakayahan na magpabagsak ng kaaway ng hindi nakikita. Sa loob lamang ng 5 buwan, nagkaroon siya ng record na mahigit sa 500 na kumpirmadong pagpatay gamit ang kanyang M28-30 rifle na isang variant ng Mosin Nagant. Samantala, ginagamit niya ang rifle ng walang telescope upang maiwasan ang pag-aninag ng ilaw mula sa scope na maaring makapagbigay ng kanyang lokasyon. Bilang karagdagan, tinatayang humigit kumulang nasa 200 pa ang kanyang napatay gamit ang isang submachine gun, kung kaya't nakapag-record siya ng kabuuang bilang ng kanyang mga pagpatay sa higit 700 na casualties. Upang hindi makita ang kanyang hininga sa malamig na ere, kinakagat niya ang snow at nagtatayo siya ng mga snowbank bilang proteksyon. Ang kanyang husay sa larangang ito ay hindi mapantayan, ngunit noong March 1940, siya ay tinamaan ng isang explosive bullet na nagdulot ng malubhang sugat sa kanyang muka. Gayunpaman, nakaligtas si Heiha at nakabawi mula sa kanyang mga sugat matapos ang digmaan. Matapos ang Winter War, bumalik siya sa pamumuhay bilang isang magsasaka at hunter. Samantala, nanatiling mapagpakumbaba si Heiha sa kabila ng kanyang kasikatan. Si Heiha ay kinilala ng Finnish Army at binigyan ng iba't ibang parangal, kabilang ang Cross of Liberty at Medal of Liberty. Samantala, siya ay namatay noong April 1, 2002 sa edad na 96 at hanggang ngayon kinikilala bilang isang alamat ng militar at isang simbolo ng disiplina, tapang at kahusayan sa pagiging sniper. Number 4, Witold Pilecki. Si Witold Pilecki ay isang kilalang bayani ng World War II mula sa Poland na kinikilala bilang isa sa pinakamalaking bayani ng digmaan dahil sa kanyang walang katulad na kabayanihan at misyon na napagtagumpayan. Siya ay ipinanganak noong May 13, 1901 sa Olonets, Russia at lumaki sa Poland. Siya ay naging active member ng Polish military at sumali sa mga laban para sa kalayaan ng bansa. Nang salakayin ng Nazi at Soviet forces ang Poland noong 1939, agad siyang sumali sa Polish Resistance Movement at noong 1940, iminungkahin niya ang isang napakatapang na plano at ito ay ang voluntaryong pasukin ng Field of Death sa Auschwitz upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga kalupitan na nagaganap sa loob at mag-organize ng rebellion. Samantala, siya lamang ang tanging tao na sadyang nagpa-capture sa mga Nazi upang makapasok sa camp. Sa loob ng halos 3 taon, lihim na nangalap si Pilecki ng impormasyon tungkol sa Holocaust at mga systematic killing sa mga Hudyo at iba pang grupo at bumuo siya ng isang underground resistance sa loob ng camp. Sa kanyang mga ulat, isa siya sa mga unang nagbigay alam sa mundo tungkol sa mga pagpatay sa Auschwitz na nagbigay ng konkretong ebidensya sa mga Allies. Matapos ang matagumpay na pagtakas mula sa kampo noong 1943, patuloy siyang lumaban sa ilalim ng Polish Home Army at aktibong sumali sa Warsaw Uprising noong 1944 laban sa mga Nazi. Ngunit matapos ang digmaan, nang sumakop ang Soviet Union sa Poland, ang kanyang mga aktibidad laban sa mga komunista ay humantong sa kanyang pag-aresto noong 1947. Siya ay nasampahan ng kasong espiya at rebellion at pinarusahan ng kamatayan ng Soviet-backed regime noong May 25, 1948. Samantala, matagal na sinubukang burahin ng mga komunista ang kanyang pangalan mula sa kasaysayan, ngunit matapos ang pagbagsak ng komunismo, siya ay muling kinilala bilang isang pambansang bayani.
Siya ay ginawaran ng Order of the White Eagle, ang pinakamataas na parangal sa Poland at kilala bilang isang simbolo ng walang kapantay na tapang at katotohanan, lalo na sa paglalantad ng mga kalupitan ng Holocaust at paglaban para sa kalayaan ng kanyang bansa. Number 5, Winston Churchill. Si Winston Churchill ay kinilala bilang isa sa mga pinakadakilang leader ng 20th century. Siya ay kilala sa kanyang matapang at inspirational na pamumuno bilang Prime Minister ng United Kingdom noong World War II. Siya ay ipinanganak noong November 30, 1874 sa Blenheim Palace, Oxfordshire. Si Churchill ay mula sa isang aristocratic family at nakapagtapos sa Harrow School at Royal Military Academy, Sandhurst. Sa kanyang mahabang karera sa politika at militar, nagsilbi siya sa iba't ibang tungkulin, kabilang ang First Lord of the Admiralty, at nakilala sa kanyang pagsalungat sa appeasement policy ni Neville Chamberlain laban sa Nazi Germany. Samantala, nang maitalaga naman siya bilang Prime Minister noong May 10, 1940, sa kalagitnaan ng pagbagsak ng mga bansa sa Europe sa ilalim ng Nazi, si Churchill ay nagtatag ng moral ng bansa sa pamamagitan ng kanyang matibay na pamumuno at inspirasyonal na mga talumpati, kabilang ang mga sikat na "We shall fight on the beaches" at "This was their finest hour." Pinangunahan niya ang depensa ng Britain laban sa mga pagsalakay ng Nazi, partikular na sa Battle of Britain noong 1940, kung saan matagumpay na napigilan ng Royal Air Force ang mga atake ng Luftwaffe. Si Churchill ay naging pangunahing tagapag-ugnay sa mga allies ng United Kingdom tulad ng United States at Soviet Union at aktibong nakibahagi sa mga international conference tulad ng Tehran, Yalta at Potsdam na naglatag ng mga plano para sa mga strategies sa digmaan at ang kanilang pagtatapos sa kapangyarihan ng mga Nazi. Samantala, matapos ang pagkatalo ng Germany noong 1945, tumulong siya sa paghubog ng Europe sa panahon ng kapayapaan, ngunit natalo sa general election noong July ng taong ring iyon. Gayunpaman, bumalik siya bilang Prime Minister noong 1951 at nagpatuloy bilang mahalagang leader ng bansa hanggang sa kanyang pagretiro noong 1955. Sa kanyang buhay, nakatanggap si Churchill ng maraming karangalan, kabilang ang Nobel Prize in Literature noong 1953 para sa kanyang mga isinulat at mga talumpati, at siya ay kinilala bilang isang honorary citizen ng United States noong 1963. Gayunpaman, pumanaw siya noong January 24, 1965 sa edad na 90 at iniwan ang isang heritage ng hindi matawarang tapang, karunungan, at pamumuno sa gitna ng pinakamadilim na oras ng kasaysayan ng mundo. Number 6, Odie Murphy. Si Odie Leon Murphy ay kilala bilang isa sa mga pinakadakilang bayani ng World War II na ipinanganak noong June 20, 1925. Sa Kingston, Texas, siya ay mula sa isang mahirap na pamilya ng mga magsasaka. Sa murang edad, nakaranas si Murphy ng hirap ng buhay, lalo na nang mamatay ang kanyang ina noong siya ay 16 years old pa lamang. Sa kabila ng kanyang maliit na height at mababang timbang na naging dahilan kung bakit hindi siya tinanggap sa Navy at Marines, ay nagpatuloy siya hanggang sa tanggapin siya ng US Army noong June 1942. Bilang bahagi ng 3rd Infantry Division, nakipaglaban siya sa Italy, France at Germany. Siya ay naging sikat dahil sa kanyang walang kapantay na katapangan sa harap ng kalaban, lalo na noong January 26, 1945. Sa Colmar Pocket, France, kung saan mag-isa niyang pinigilan ang isang malakas na German force gamit ang isang nasusunog na tangke at machine gun. Dahil sa kanyang kabayanihan, ginawaran siya ng Medal of Honor, ang pinakamataas na parangal ng militar sa United States, at naging isa sa mga most honored na sundalo ng gera na may kabuuang 33 medals mula sa US, France at Belgium. Pagkatapos ng digmaan, naharap si Murphy sa matinding hamon ng Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD. Ngunit nakahanap siya ng bagong landas bilang aktor sa Hollywood na naging bida sa mga pelikulang western at sa pelikulang To Hell and Back na batay sa kanyang sariling talambuhay. Naging manunulat din siya ng kanta at sumulat ng kanyang talambuhay na naging bestseller. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nagpatuloy siya sa pakikibaka laban sa kanyang mga sugat sa digmaan hanggang sa siya'y namatay sa isang aksidente sa eroplano noong May 28, 1971. Inilibing siya sa Arlington National Cemetery at ang kanyang libingan ay patuloy na binibisita bilang commemoration sa kanyang katapangan at sakripisyo para sa bansa. Number 7, Erwin Rommel. Si Erwin Rommel, nakilala bilang The Desert Fox,
ay isa sa mga pinakasikat na general ng Nazi Germany noong World War II at kinikilala sa buong mundo dahil sa kanyang kahusayan sa larangan ng digmaan, lalo na sa North African Campaign. Siya ay ipinanganak noong November 15, 1891 sa Heidenheim, Germany. Si Rommel ay mula sa isang simpleng pamilya, ngunit pinakita niya na ang likas na husay niya sa militar mula pa sa murang edad. Nakipaglaban siya sa World War I kung saan nakuha niya ang Iron Cross para sa kanyang kabayanihan. Subalit ang kanyang tunay na kasikatan ay dumating noong siya ay itinalaga bilang pinuno ng Africa Corps noong 1941. Samantala sa disyerto ng North Africa, napatunayan ni Rommel ang kanyang husay sa tactics ng Blitzkrieg na nagpakita ng kanyang kakayahang gamitin ang bilis at surprise attacks upang talunin ang mas malalaking Allied forces. Gayunpaman ang kanyang tagumpay sa Siege of Tobruk ay nagbigay sa kanya ng pangalan na The Desert Fox dahil sa kanyang abilidad na pangunahan ang kanyang hukbo sa ilalim ng napakahirap na kondisyon ng disyerto. Sa kabila ng kanyang koneksyon sa Nazi regime, si Rommel ay iginagalang din dahil sa kanyang makataong pakikitungo sa mga nahuli noong digmaan at sa mga sundalo ng kalaban, na dahilan kung bakit siya ay itinuring bilang isa sa mga general na may malinis na reputasyon. Subalit noong 1944, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kanila ni Adolf Hitler matapos mapansin ni Rommel ang mga kakulangan sa strategy ng pamahalaan. Siya ay naimpluwensyahan ng mga grupong nagplano ng July 20 plot laban kay Hitler at bagaman hindi direktang sangkot, siya ay pinaghinalaan ng pagtataksil. Dahil dito siya ay binigyan ng ultimatum, ang magpakamatay upang protektahan ang kanyang pamilya o harapin ang pampublikong paglilitis at parusa. Kaya naman noong October 14, 1944, pinili ni Rommel ang unang opsyon, nagpakamatay sa pamamagitan ng lason at binigyan ng isang marangal na seremonya sa libing. Hanggang ngayon si Rommel ay kinikilala bilang isang henyo sa estratehiya at ang kanyang mga taktika sa digmaan ay pinag-aaralan sa mga military academy sa buong mundo na nagbibigay diin sa pagiging makatao at epektibong pamumuno. Number 8, Dwight D. Eisenhower. Si Dwight David Eisenhower ay isa sa mga pinakakilalang bayani ng World War II na naging pangunahing leader ng Allied Forces at nagdala ng tagumpay laban sa Nazi Germany sa Europe. Siya ay ipinanganak noong October 14, 1890 sa Texas at lumaki sa Kansas. Si Eisenhower ay nagtapos mula sa West Point noong 1915 at unti-unting umakyat sa ranggo ng militar bago sumiklab ang World War II. Noong 1942, siya ay itinalaga bilang Supreme Commander of the Allied Expeditionary Forces at dito nagsimula ang kanyang maalamat na pamumuno sa mga critical campaign tulad ng Operation Torch sa North Africa at ang invasion ng Sicily at Italy na nagbigay daan sa pagbagsak ng mga fascist forces sa rehiyon. Ang kanyang pinakamalaking kontribusyon ay ang pamumuno sa D-Day invasion noong June 6, 1944 kung saan matagumpay niyang pinamunuan ang pinakamalaking amphibious operation sa kasaysayan, ang pagsalakay sa Normandy, France. Ang tagumpay na ito ay nagbukas ng daan para sa paglaya ng Western Europe mula sa kontrol ng Nazi at kalaunan ay nagresulta sa pagbagsak ng Nazi Germany noong 1945. Matapos ang digmaan, si Eisenhower ay naging Chief of Staff ng US Army at nagsilbing unang Supreme Commander ng NATO noong 1951. Samantala, noong 1952, tumakbo siya sa pagkapangulo ng United States at nanalo siya ang 34th President mula 1953 hanggang 1961. Bilang pangulo, nagpatupad siya ng mahahalagang policies tulad ng Interstate Highway System at nagpatibay ng Cold War diplomacy upang mapanatili ang world peace sa gitna ng tensyon sa Cold War. Ang kanyang pamumuno ay nagtatag ng depensa ng Amerika habang binabalanse ang diplomasya upang maiwasan ang paglaganap ng komunismo. Si Eisenhower ay kinilala bilang isang master tactician at diplomat at ang kanyang kabayanihan sa World War II, lalo na ang pamumuno sa D-Day at sa pagpapabagsak sa Nazi Germany, ay nagkaroon ng matibay na heritage bilang isa sa mga pinakamahalagang leader sa kasaysayan ng militar at politika. Number 9, Chiyune Sugihara. Si Chiyune Sugihara ay isang Japanese diplomat na naging sikat bilang isang bayani noong World War II dahil sa kanyang kabayanihan sa pagligtas ng libu-libong mga Hudyo mula sa Holocaust. Siya ay ipinanganak noong January 1, 1900s sa Yaotsu, Gifu, Japan. Si Sugihara ay nagtrabaho bilang vice consul ng Japanese consulate sa Kaunas, Lithuania
kung saan nagsimula ang kanyang makasaysayang papel noong 1940. Sa gitna ng pagsakop ng mga Nazi sa Europe, libu-libong mga Hudyo ang nagtungo sa kanyang opisina upang humingi ng visa na magbibigay daan sa kanilang pagtakas mula sa Nazi-occupied Poland patungo sa mga ligtas na teritoryo sa Asia tulad ng Japan. Sa kabila ng mga utos mula sa gobyerno ng Japan na huwag magbigay ng visa sa mga walang sapat na dokumento o pera, si Sugihara, sa tulong ng kanyang asawang si Yukiko, ay nagpa siya na maglabas ng tinatayang 2,139 na transit visas. Nakalaunan ay nagligtas sa humigit kumulang 6,000 na Hudyo mula sa tiyak na kamatayan. Hindi inalintana ni Sugihara ang posibilidad na mawalan ng trabaho o maharap sa mga parusa mula sa kanyang pamahalaan. Dahil para sa kanya, ang pagsunod sa konsensya ay mas mahalaga kaysa sa pagsunod sa mga kautusan. Sa loob ng ilang linggo, walang tigil niyang ini-issue ang mga visa. Kahit na sa araw ng kanyang pag-alis mula sa Kaunas, ipinapasa niya ang mga dokumento sa pamamagitan ng bintana ng tren upang matulungan ang huling mga Hudyo na naghahanap ng kaligtasan. Ang kanyang kabayanihan ay kinilala lamang pagkatapos ng digmaan at matapos ang kanyang sapilitang pagbibitiw mula sa serbisyo noong 1947, si Sugihara ay nanirahan ng tahimik sa Japan. Noong 1985 siya ay pinarangalan bilang Righteous Among the Nations ng Israel. Isang titulong ibinibigay sa mga hindi-Hudyo na nagligtas ng mga Hudyo mula sa Holocaust. Si Sugihara ay naging kauna-unahang mamamayan ng Japan na nakatanggap ng ganitong karangalan. Gayunpaman, pumanaw siya noong July 31, 1986. Subalit ang kanyang kabayanihan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa buong mundo at tinatayang higit sa 40,000 na descendant ng mga taong kanyang iniligtas ang nananatiling may buhay ngayon dahil sa kanyang tapang at kagandahang loob. Number 10, Charles de Gaulle. Si Charles de Gaulle ay isang maalamat na leader ng France noong World War II at naging mahalagang tagapagtanggol ng kalayaan ng bansa laban sa Nazi Germany. Siya ay ipinanganak noong November 22, 1890 sa Lille, France. Mula sa isang makabayang pamilya, ipinakita na ni de Gaulle ang kanyang kahusayan sa militar noong siya'y bata pa. Nagtapos sa Saint-Cyr Military Academy at lumaban bilang isang batang opisyal sa World War I. Samantala noong World War II, mabilis na bumagsak ang France sa pagsalakay ng Nazi Germany noong 1940. Ngunit si de Gaulle bilang isang brigadier general ay tumindig laban sa pagkatalo ng France. Matapos ang pagkakabuo ng collaborationist government ng Vichy France, tumakas si de Gaulle patungong London kung saan kanyang inilunsad ang Appeal of 18 June 1940 na isang makasaysayang panawagan sa mga French na huwag sumuko at patuloy na lumaban sa Nazi. Ang kanyang radio broadcast mula sa BBC ay naging simbolo ng paglaban at pagtutol sa Nazi occupation at ang pundasyon ng Free French Forces na isang kilusan na nakipaglaban mula sa labas ng bansa. Bagamat kakaunti lamang ang sumama sa kanya noong una, nagtagumpay si de Gaulle na palakasin ng Free French Forces at dalhin sa iba't ibang mga laban, kabilang na ang mga laban sa North Africa, Italy at kalaunan sa France naman mismo. Sa tulong ng mga Allied Powers, lumaban siya upang mapalaya ang France. At noong August 25, 1944, bumalik siya sa Paris bilang isang bayani matapos ang pagbagsak ng Nazi sa lungsod. Hindi lamang siya isang mahusay na military leader, naging leader din siya ng pansamantalang pamahalaan ng France pagkatapos ng digmaan. Nang tumigil siya sa pamamahala sa pansamantalang pamahalaan noong 1946, bumalik siya sa politika noong 1958 sa gitna ng krisis sa Algeria at itinatag ang Fifth Republic kung saan siya'y naging unang presidente at nagsilbi mula 1959 hanggang 1969. Sa kanyang pamumuno, binago niya ang konstitusyon ng France, pinalakas ang ekonomiya at itinatag ang bansa bilang isang global power sa harap ng Cold War. Hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1970, si de Gaulle ay kinilala hindi lamang bilang isang bayani ng digmaan, kundi bilang isa sa mga nagtatag ng modern France ngayon na kanyang inialay sa sovereignty, kalayaan at pagiging malaya mula sa mga foreign influence. Ang mga kwento ng kabayanihan mula sa World War II ay hindi lamang mga bahagi ng kasaysayan, kundi mga paalala ng tapang determinasyon at sakripisyo ng mga sundalo at leader na ito. Bagamat ang digmaan ay nagdulot ng matinding hirap at pighati, ang mga bayani mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagbigay sa atin ng inspirasyon at aral na kailanman ay hindi dapat kalimutan.
Kung mayroon kayong sariling kwento o karanasang may kaugnayan sa mga bayani ng digmaan, i-share nyo lang sa comment section dahil gusto naming marinig ang inyong mga kwento. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod pang kwento. Hanggang sa muli, at ito ang Arvin Polo TV.